So, nandito ako ngayon sa Vans Bike Shop dito sa Bacoor, Tirona, Cavite. So, first time ko na mag-upgrade ng bike ko. Since, actually, nasira lang naman yung BB ko. Pero, I decided na palitan na lang siya lahat, yung group set mismo. Kasi, mas wise siya kaysa pa isa-isa ko siyang baguhin. Ayan. Ayan. So, pasok tayo sa loob. Ito na yung bike ko. Ready na. Tatanggalan na yan ng mga ano later. Tatanggalan na ng mga parts. Papalitan na natin. Kasama ko si Sir Eric Motobike. Ayan. So si Sir Eric, matagal ko na tong kaibigan. Hindi pa ako naglo-long ride. Kakilala ko na to. Mga Los Baños pa lang ang long ride namin. Ayan. So, pag niyaya kayo nito ni Ma'am Danica, mag-insayo kayo. Bubuduling kayo nito. Ayan, so pinagkatiwala ko sa kanya yung bike ko. So kung pangit ang maging setup natin, kasalanan niya. Ayan, so nirefer ako ni Sir dito sa Vans Bike Shop. So ito na siya, ito na yung bike natin. Ipapaano na natin kasi actually BB lang naman talaga yung nasira sa kanya. And lahat gumagana pa. Pero wise decision na din, napalitan na lahat kesa pakunti-kunting masira, di ba? Yan, yeah, tama. Di ba? Kasi pangit naman kung hindi siya, ano, Paris, parang baka mauna naman masira uli yung ano, yung crank. Yun nga, yun yeah. Nangyari kasi sa akin, yung SRAM, yung crank ko, SRAM. Tapos nahirapan din ako maghanap ng BB na SRAM since hindi siya, like, hindi kagaya ng Shimano na parang kahit saan, di ba, meron. Ito kasi hindi. So I decided, napalitan na siya lahat. Tsaka feeling ko, mas mapapamahal ako kung paisa-isa, no? Pag paisa-isa akong palit kesa ng isang buuhan. Yayamanin kasi. Hindi, wala na, hindi na makain ng isang taon. Wala na tayong gala. Kasi mapupunta na po dito. Pakita ko lang yung dati kong setup. Bago, actually, never ko pa itong binike check. Kasi hindi naman ako maalam sa bike. Pero gusto ko i-share sa inyo yung pinaka-setup ko before. Yung ginamit ko pang Cavite to Bicol, Baguio, Tinok, Ifugao, pang highest point. Ito yon, ito yung setup na yon. At yung lately ko na Cavite to Apariride. So, eto siya. Okay, so, tulungan mo ako, Sir Erica. Ayan, so, Ally Frame, syempre, KTM. Gusto nyo bumili ng mga KTM bikes, check nyo yung KTM Cycling PH, saka KTM Bikes for Sale. And just sa description box below yung link sa inyo. And sobrang goods talaga ng KTM Ultra. Tapos, eto, so, start tayo. Saan ba nag-i-start, Sir? So, just sa size ng ano, sa size ng frame? Size ng frame ko, syempre, extra small. Kung ang height mo ay around 4'9 to 5'2. Ako kasi 5'2 eh. So, extra small yung frame ko. Naswak sa akin. Sobrang fit to sa akin. And then, external cabling, kita-kita naman. And then, alloy frame. Tapos yung okay. Crank ko, in-upgrade ko na to last year, SRAM. Before Shimano to. SRAM siya, tapos yung pedal ko, yung before KTM pedal, dati pa to. Ayan. And then, syempre naka-hollow tech. Tapos 3x, ayan, nakalas na siya kasi sira yung BB ko ngayon. 3x siya, 3x8 yung speed. 3x8 yung speed ko, tapos... Cassette type. Blazer, Six-pulse. And then, ang brake ko ay naka-Tektro lang, pero goods na goods to. Huwag niyo maliliitin yung Tektro, nagamit ko to sa Tinok Ifugao, kung saan nandun ang lahat ng pinakamalalalim na lusong na makikita ninyo. Pero... Yeah, safe naman ako at niligtas niya ako sa lahat ng lusong na sobrang tatarik talaga. And then, eto yung gulong ko, guys. Sobrang proud ako dito. 27.5 yung gulong ko. 2.0 yung size niya. And then, Kenda tire lang to. Pero, I must say na sobrang ganda ng performance niya sa akin. Kasi never akong naflatan sa lahat ng long rides na ginawa, actually lahat ng rides na ginawa ko, never ako naflatan dito. Sabi nila, ay Kenda, pangit yan, dapat mag-maxis ka, ganyan. Pero bakit hindi ako nag-change? Kasi sobrang goods ng servisyo nito sa akin. Imagine, Cavite to Bicol, Baguio to Tinok Ifugao, Cavite to Apari, ilang kilometro na yung napuntahan, more than 10,000 na mahigit. Pero until now, goods pa din siya. Actually, parang ayoko pang mapalitan eh. Kaya lang, kailangan ko ng mas magandang gulong.
Kasi medyo madulas talaga to for trail. Pero pang road-road lang, okay lang. And then, yes, ito, fork ko is Manitou Air Fork Suspension. Ano ba? Manitou Air. Marvel. Ayan, binili ko to last year pa, pero sira-sira na yung tsura niya. Ayun, tapos, hindi na siya size ng pang mountain biking. Medyo mas maikli na siya since nagtuturing ako, bike touring. Kaya mas prefer ko to, safe din siya. A few moments later. Ayan na, kinakabit na isa-isa yung mga parts. Kinakabit na yung ano. Ano na kinakabit dyan, sir? Hydro. Hydro. Mm. Ayan na, may bago na tayong brake set. Dahil takot na takot ako lumusong. Yung RD mo, may clutch na po yan. Anong clutch? Para kapag nag-trail ka, hindi... Tuturo daw, may clutch na daw ako. So, kapag di ka nag-trail, yan malambot siya, diba? Mm-mm. Pag nag-trail ka, ito. Iaangat mo to. Ah. Yan, matigas na. Para hindi ka tatamaan yung chain mo, tsaka di ka mahuhulugan. Ay, kaya pala lagi ako nahuhulugan ng ano, kadena. Pag Jore, may mga ganyan na. Jore, SLX, XT. May mga clutch na yan. Pang-trail kasi talaga sila. Pero safe mo siya. Nice. Ayan na guys, kinikilig na ako. Mukha na ulit bago yung bike natin, kahit puro gas-gas. So after how many hours, natapos na rin at nabuo na rin yung bike ko ulit. So, yun kung ano yung mga nabago dito sa bike natin. So, itong brake set, napalitan na din. So, naging MT4100 na siya from Tektro. Na hydraulic, naging MT4100 na siya. And then, eto, yung crank natin, from 3x, 2x na lang tayo ngayon. So, 2636 yung teeth natin dito. And then, ayan, nagparami na rin tayo ng cogs para di tayo lugi sa patag. So, 11 speed, no? 11 speed na siya. And then, yung pinakamalaki niya is 42. Yung teeth na pinakamaliit maano dito. And then, Yore na siya lahat dito. And then, even itong chain na palitan na rin. Then, yung shifter and all. So, yun. Ano pa ba? So, yun lang. And, yeah, thank you so much kay Aiden at saka kay Sir Jojo. Ayan, hello. Shout out sa kanila. Thank you so much. Ang gagaling nila. So, sila yung gumawa nitong bike ko. Sila yung nagpalit ng group set. So, thank you so much from Vans Bike Shop. So, yun lang guys. Thank you.